Eto na yata yun. Parang bodega na lang siya, no? Ayan. Severino Reyes, noted playwright, writer, dramatist, and acclaimed as one of the giants of Tagalog and Filipino literature in the early 20th century. Severino Reyes was born in Santa Cruz, Manila, February 11, 1861. He was a very well-educated man who attended several different institutions from higher learning. Eventually, Reyes would complete his Bachelor of Philosophy from the University of Santo Tomas. Si Severino Reyes ay sikat sa pagsusulat ng mga kwento ni Lola Basyang, Tales of Lola Basyang, isang serye ng mga kwentong fairy tale na ikinukwento ni Lola Basyang, isang matandang babae na puno ng sinaunang kwento na nakaipit sa kanyang antik na baul. Ang mga kwento ay lumabas sa Liwayway Magazine na kanyang itinatag noong November 18, 1922 and eventually became the most widely read prose feature of the magazine. Itinuturing din si Reyes bilang ama ng mga dulang Pilipino dahil sa kanyang kontribusyon sa sining at panitikan. Isa sa mga pinakabinabanggit at tanyag na dula na kanyang nilikha ay ang zarzuela na walang sugat, na tumatalakay sa katapangan at dedikasyon ng mga katipunero o lokal na rebolusyonaryong hukbo ng Pilipinas sa huling taon ng pananakop ng mga Espanyol. Namatay si Reyes noong September 15, 1942 sa edad na 81. Okay mga Chubero, magandang umaga sa inyo lahat. And tayo ay nandito mismo sa Escolta Parking. And samahan nyo ako, balikan natin yung bahay ni Severino Reyes sa Tayuman. So sakay tayo ng jeep dyan sa Avenida papuntang Tayuman. Tara, lakad tayo doon. So 7:40 pa lang ng umaga mga kaichubero. And ayan, kita nyo naman, busy na rito sa Avenida as usual, ano. So naglilinis sila rito kasi 'di ba? Kakatapos lang ng translasyon kagabi, ano?
inyo, no? Tagal na akong dinapadpad ng abinida eh. Maganda, mabito ko, magkabulang traffic. Oo. Kuha niya, may tanganit. Oo nga, no? Ngayon maganda pa kasi walang traffic. Mga ano yan, no? Mga hapon. Dami na. Mga kuliglig. Yeah, tama. Puso pa ba mga kablot dito? Ano? Puso pa ba yung mga kablot? Mga cellphone, ganyan. Ah, oo. Pero ginagawa ko 'yung mga binang Google, tikit ko lang din dati na. Oh. Ah, oo. Ay, pa mga ikaw, mapagbit lang ito na eh. Oo nga, no? Galing lang, kala mo. Okay, daan tayo ng simbahan. Sana bukas yung simbahan, ano? Napakagandang simbahan. Okay, mga kanchuero, so tayo man, lakad tayo sa duro hanggang sa makita natin yung Severino Reyes. Okay, so eto na yon, Severino Reyes. Ayan, actually napuntahan ko na tong bahay ni Severino Reyes before, 2 years ago. So, balikan uli natin ano, for awareness, kasi marami pa sa inyo ang hindi nakakapanood, especially dun sa mga bago lamang dito sa ating channel, ano? Ayan. Okay, so malapit na tayo. Nakikita ko na siya. Thank you.
Ito na yata yun. Oh, ito na nga. Yung may fire truck. Ito, napit tayo. Ito yung bahay. Ayan. So, puro ano na yung parang bodega na lang siya, no? Pakita ko yung historical marker na nandito dito. O, di ba mga kaitsubero? So, may nakatira naman kasi kita nyo may CCTV pa dun sa taas. Ito yung ano nyo, historical marker. Ayan. Okay, so Severino Reyes, 1861-1942, ipinanganak sa purok ng Santa Cruz, ngayon sakop ng Maynila. Noong ika-11 ng Pebrero, 1861, nag-aral sa San Juan de Letran, nagtapos ng filosofya sa pamantasan ng Santo Tomas. Okay, so ulitin lang uli natin bahay ni Severino Reyes. Kung hindi mo kilala si Severino Reyes o kung hindi mo kilala yung bahay niya, hindi mo manonotice itong historical marker dito sa harapan ng kanyang bahay, ano? Kasi kita nyo naman may mga truck pa dito na nakapark. Ayan. Diba? Okay, so eto A. Lorenzo Street. Mga kaitsubero. So ulitin ko lang, ito yung Severino Reyes Street kung saan tayo naroon. And yung bahay ni Severino, and ito lang siya. Okay, so mula nga rito sa Tayuman, diretso tayo ng ano, San Lazaro Street. Puntaan natin yung bahay ni Juan T. David. So itong bahay na to ay nirepurpose nila. Isa na nga yung restaurant. Ayan.